with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, good afternoon, and welcome to my vlog. So this vlog is all about vacation here in my hometown, Pantau, Libon, Albay. So as you can see, I'm right almost in the middle of the ocean. I'm in the pier. It's the Pantau port. So I'd like to welcome you all to my vlog. This vlog is very special to me because this is probably the first time that I'm gonna be showing you the whole of my hometown. Everything that you can see from the establishments that we have here, and especially the new ones. So join me as I show you my hometown. So there, mga kapatid, Friday was the procession and today is Saturday, and it's the Pantau Elementary School Grand Alumni Homecoming. So, ang saya kasi ang dami kong nakitang mga graduates na hindi ko na nakikita in 34 years. So, medyo busy kasi I have to be alert. I have to look around kasi ang dami kong mga kailangang batiin. Natatakot ako na baka hindi ko nabati pala tapos sumama ang loob. So, it was really fun. More on emotional side kasi I never thought that I will enjoy this activity. I actually never planned to stay inside the school. Bala ko lang kumain at uminom, at never ko binalak na magstay all throughout the program. And it turned out that I was wrong. Ang saya pala kasi nga ang dami talaga from my relatives na graduates of Pantau Elementary School to a lot of friends. Maliban doon, of course, the quality time that I spent with my classmates, which is batch 1990. So, ayun guys, konti lang kami mga 10. Actually, medyo sumama ang loob ko kasi ang daming hindi sumama. Pero nandun lang naman sila sa amin. So, I don't know the reason kung nahihiya or whatever. Pero ako, I just move forward and just enjoy the event. So, ito yung mga handa namin. We have fish, we have Bicol Express, and then we have manok, and then yan yung niluto ko, ginataang tulingan, and then we have beer and soft drink, at eto yung mga classmates ko. So ayan, we are batch 1990 and we are wearing yellow shirts. So ayan, so umakyat kami sa stage isa-isa per batch to take our pictures, and ayan yon, ang saya-saya, and I really really enjoyed it. So guys, we ended the night with the dancing. Ayan, oh, ang saya-saya, nagsayaw-sayawan kami, and I really had so much fun. So hindi ko makakalimutan ang event na yon, and there's gonna be one again next year, and I believe there will be another after 5 years. So it's gonna be after 5 years interval. So eto yon, super sayawan lahat. Ang saya-saya, we relive the moment para kaming mga bata. So ganun yung nangyari that night.
So the next day guys, since madaming natirang food, I planned na sabi ko mag-outing kami ng mga classmates ko. Kasi nga, sayang yung mga pagkain, masisira lang. So ayun, nag-outing kami dito sa place na tinatawag na Kanangahan. So it's my first time to be here in this place. Pero nasa lugar lang namin siya. I've never been here. It's my first time in my 46 years of existence. So the reason kung bakit madali na siyang puntahan is because meron na siyang road. Dati wala tong road guys. Talagang wala. Walang road. So ngayon meron ng road at ang maganda doon, cemented na yung road. So ayan, ito yung daan papunta doon. Makikita nyo it's along the sea. Napaka-picturesque, napakaganda. And nakasakay ako guys sa open motorbike. So, tricycle siya na open and naloka ako at nasira pa nga yung payong ko. So, ito yung Kanangahan, ito yung beach doon and may entrance siya na 100 per group. Hindi na masama. Tapos, sobrang asikaso kami nung caretaker ng land. So, ayan siya guys. O, maliit lang siya na cove. Hindi naman masyadong outstanding of course yung sand as compared to Boracay, pero sanay naman kami sa ganyan. So ayan, eto guys yung mga classmates ko, nagsiga kami. Ayan yung mga baon namin. We have fish, we have banana, and then meron kami mga dalang fruits, and of course syempre hindi makakalimutan ang aming red horse at kasama ko yung aso ko. And then ayan, nagluto kami, and then of course mawawala ba ang San Miguel beer? Inuman na. Tapos ayan, nagluto ako guys ng chicken, and then eto yon. So this is our group picture all together. So on a different day guys, I have to show you the newest and the grandest boulevard in Pantao. So this is what we call Pantao Boulevard. Hindi pwedeng hindi ko sa inyo guys ipakita kasi game changer to sa amin. Dati walang ganito. Dati isa lang siyang napakadilim na beachfront, mahabang beachfront. Pero ngayon, nilagyan nila ng boulevard. Tapos ito yung nangyari. May nakaisip na may magtinda, and ayan, nakasanayan na ng lahat na every Friday and Saturday nagtitinda sila, at ang daming nagtitinda, around 10 to 15 different stores. Tapos lahat ng mga tao sa amin nagdadagsaan dyan every night, at hindi lang mga taga dun sa amin kundi mga visitors. So masaya lang ako guys kasi we never had this thing before. Now meron na, and it's all for you to see and enjoy and experience. Of course, a tour of Pantao is not complete without showing you the Pantao Elementary School ground. So, dito guys, this is the site 2. Now, dalawa kasi yung site yung elementary school, magkabilang road. So, that's my grade 4 room, that's my grade 5 room. Now, this is the site 1. Tapos, ayan, pagpasok mo, meron ng Pantao. I love Pantao ES. Dati walang ganyan. Ayan, guys, is the Home Economics Building. Yan yung room ko nung grade 6. Ito. So, room ko nung grade 6. And pretty much, I can no longer identify kung asan yung room ko dyan noong mga lower years kasi natatakpan na ng mga bagong buildings. So, iba na rin yung itsura. Dati walang covered cord. Dati hindi dyan yung flagpole. Just showing you guys a beautiful mountain at the backdrop. And eto guys, yung main covered court sa Pantao. Eto yung pinaka-main covered court where we celebrate or hold our events. Dito yung mga sayawan, mga programs, at kung ano-ano pa. And ngayon pala, nandyan na rin yung Pantao Barangay Hall. So, unfortunately guys, for so many years, never kami nagkaroon ng Barangay Hall na separate. Barangay Hall na grand yung building kasi for so many years nasa bahay lang siya ng captain. Marami na rin kami mga churches guys like this.
And this is the Pantao District Hospital na pagkamulat ko nandiyan na yan. So matagal na siya and it has now been renovated. 2 floors na siya. Unfortunately, thank God, hindi na ako nakakapasok dyan kasi nga, I'm healthy so hindi naman ako nagkakasakit. Kaya I'm so happy to say na hindi ako nakakapasok dyan. Okay na yung hindi ako makapasok. But this place holds a very memorable place in my heart kasi dyan ako ni-circumcised, diba? So when I was a kid. So this is Pantao District Hospital. Ayan. So showing you more of Pantao. Now yung blue na yan guys is the satellite office of the municipio ng Libon. So you don't have to go to the municipio anymore. Kung meron ka mga lakad, mga papeles, dyan na yon. So we already have a Bayad Center. We already have a butika, diba? And this is the Pantao Parish Church, guys, which namulat ako nandyan na rin yan. So this holds a vital place in my development as a Christian. Kasi dito ako namulat sa aking faith. So I am so much thankful of this church. So eto naman, guys, this is the biggest house in Pantao before. And this is the entrance to the port. Eto yung newly constructed Pantao Port Administration Building. Ito yung terminal building. Unfortunately, it's not operational yet. Pero pretty soon. Pero I'm okay lang naman kahit na hindi. Kasi para sa akin, maganda siyang tambayan. Kasi I'm thinking na baka maging super busy na yung Pantao pag operational na siya. Tapos ang iniisip ko kasi guys, pag naging operational na siya, ang dami ng mga tao na hindi naman taga Pantao na magre-relocate sa Pantao at doon natitira. And parang nakakalungkot lang na hindi mo nakilala lahat. Unlike right now na kahit saan ka pumunta, kahit saan ka lumingon, lahat ng tao kilala mo, kinalakhan mo. So this is another part of the seawall, the Pantao Boulevard on the other side. Kanina nakita nyo is the Pantao Boulevard on the right side and this is the seawall on the left side. So showing you the whole of the Pantao Port. Now, kahit na hindi pa siya operational, napakaganda niyang tambayan. Fortunately, hindi naman mahigpit yung administration because if you wanna go around, if you wanna make tambay, kung gusto niyo maglakad-lakad, kung gusto niyo magbike-bike, pwede kayong pumasok, magpapaalam lang kayo. Hindi siya closed totally to the public. So, and guys, showing you the whole cove of Pantao. So, Pantao is one cove. Now, at the back is the mountain and at the front is the sea. The next day, guys, me and my dad and my dog, Fuchsia, went to our beachfront. Yes, guys, we have a beachfront property owned by my lola nung araw pa. So, ngayon na namatay na yung lola ko, it's gonna be divided sa magkakapatid and we are gonna be having our own beachfront property in this place kasi ito talaga guys yung nakasanayan ng mga tao sa Pantao na paliguan nila because it has a beautiful sand, beautiful water at merong napakalaking bato na pwedeng pagdivean ng mga bata at matatanda sa gitna, almost, hindi naman sa gitna pero sa dagat. So ang tawag guys sa lugar na to is Ibang. So by the way, ito guys yung Pantao Boulevard in the morning. So on the left side is the Pantao Boulevard. Now pag diniretso is the newly constructed road going to Ibang. So what's beautiful about this road guys is it's 2-lane I guess. Now dati guys, walang road. Wala. The only way to go to Ibang is magbabangka ka or maglalakad ka along the shoreline. Ngayon, eto, you have that 2-lane road. Now, hindi pa siya fully concreted pero it's a 2-lane road going to Ibang until Camarines Sur. So, dati guys, pag nilalakad namin papuntang Ibang, it takes us more than an hour to walk in the shoreline. Pero ngayon, it will only take 15 minutes by motorcycle going there. Siya talaga yung pinaka-original na paliguan ng mga tao sa amin sa Pantao. At hindi lang mga taga-Pantao, kundi pati mga nasa karating lugar and mga taga-bayan. So, we are gonna be visiting it and we're gonna be doing some picnic there with my dad and my dog. And I'm gonna show you as well kung anong makikita nyo doon. So, this place, guys, this part is
Maligaya. It's a sitio in Pantao. May community din dyan. So, marami na ding mga rest house na itinatayo. And then, dire-diretso pa, this is such a beautiful road. Nakakatuwa, guys, kasi dati nga, as I've said, walang ganitong road dito dati. Tapos, ayan ngayon, ang ganda ng road, napakaaliwalas. And it's a road going along the shoreline. Diba? Very picturesque. How much more pag naging sementado na siya. So, again, guys, this road is leading and going to Camarinesur. So, it's gonna be a shortcut. Pag gusto mong pumunta ng Camarinesur, hindi ka nadadaan ng Pulangi. Dito ka nadadaan sa road na to. So, ayan ang lola nyo, nakasakay sa tricycle with my father. So, eto, aura-aura lang, kimi-kimi lang. So, ayan. Diba guys, ang saya-saya. So, I really took advantage of this vacation kasi nga parang wala namang magawa, so might as well roam around the place. So, ayan guys, malapit na kami sa Ibang. Again, the name of the place is Sitio Ibang. And this land is very precious to me, and I'm planning to build a simple native rest house kung saan pwede magpahinga ang family pag nandito kami sa iba. So eto guys yung entrance from the road, tapos eto na yung beach. So from that stone, yung bato na yan, papunta dito sa kabilang dulo. By the way, it's a cove. So papunta dito sa kabilang dulo is our property. So ayan. Chill lang atin nyo guys sa Duyan. Ayan. And this is my father and Fuchsia. Tapos ito guys yung sinasabi kong bato na tinatalo na nila. So ayan. Chill lang. Relax, relax. And ayan. Kung makikita nyo guys, ang daming naliligo. And they are not just from Pantao but all over the place. So, pero hindi naman kami naniningil kasi nga parang wala naman kami mga cottages and all the amenities. So we just allow them to swim there and stay there the whole day for free. So that's it. Now, eto guys, may nagbigay sa akin ng ube. Ginataang ube, tawag dyan pinakro. So again guys, the tour of Pantao is not complete if we are not going to the other side. So the place we are, where we are staying is called Balyena, besides Barracuda, and the other side of it, dun sa kabilang dulo is Purok Dalagang Bukid, kung ano ang nakikita nyo now. So we are going to the housing, tinatawag nilang housing, and the reason why I went here guys is because na-amaze ako sa itsura niya kasi para siyang proper subdivision in a city. So I don't know if I was able to capture enough, pero kung titingnan nyo guys, the houses are well-lined, may mga streets na maayos, and nakaka-amaze kasi ang ganda na ng mga bahay. May mga, the houses are beautiful concrete houses, big houses, two-story houses, na parang para ka nang nasa city. And before guys, wala. When I left in 1998, walang gantong property, walang ganitong development dito sa amin. Now, on the left, another new project here in our place is this parang hatchery. So parang kung makikita nyo guys, diba ang ganda-ganda on, mga naka-aircon pa yung offices. Now, this is gonna be a hatchery where kung titingnan nyo yung mga blue na yan are different pools. So, not actually pools but fish ponds. Kasi parang ito daw yung parang pagpapalakihan ng mga isda bago i-release ulit sa dagat or something like that. And I guess bangus is one of the fishes. So, I don't know how it works but there you have it. It's such a nice project that we have here in our place. So, ito guys, going back, pabalik na kami. So, ayan o, these are the houses dito sa housing. And I guess the project is Gawad Kalinga. So, lubusin na natin guys, and close to it is the gladiator cockpit owned by my elementary classmate. So, ito guys, it's a farm. Madaming chicken, mga pang
pangsabong and all. Tapos may air-conditioned cockpit arena. Now, maraming pumupunta dito guys na mga nagsasabong, and I believe this is very very famous dun sa mga mahihilig talaga magsabong, and we have that here. This is just a pretty new establishment, I guess, like built 3 years ago, so bagong-bago lang siya. And meron din parang place all over you can hold parties. So, and right here, it's another very, very new establishment that we have. This is what they call the evacuation center. So, it's an evacuation center, pero parang merong basketball court sa loob, kasi dito hinel yung parang coastal basketball tournament. So, I do not know how it looks inside, but this establishment is basically an evacuation center, and this year lang siya natayo. So, it's really such progress in Pantao. So, going back guys, papabalik na kami. Now, this is a bridge, and then on the right is the road. It's, I guess, a 3-lane or 4-lane road going to Mapili. So, Mapili, guys, is again one of the city of Pantao which I've never been to in my entire life, in my 46 years of existence. So, naririnig ko lang siya, nakikita ko lang sa Facebook, but I've never been here. So, sabi ko, might as well lubos-lubusin ko na. So, eto yun guys, ang laki-laki ng road. Napakagandang road. And by the way, this road is leading to Owas Albay. So, hindi ka nadadaan ng Libon, hindi ka nadadaan ng Pulangi, because this road is leading directly to Owas. So, eto guys, eto siya. Yung buong dinadaanan ng road is Mapili. So, I am not able to roam around these places kasi nga nag-tricycle lang ako para lang madaanan ko. So, hindi ko alam kung ano yung mga community sa loob, the houses, if they have a church, or if they have a plaza, or whatsoever. So, basta, sabi ko, daanan ko lang para makita kung anong nandun. So, pero, wala pa guys, mga formal routes ng journey or ng trip. Wala pang jeep na bumabiyahe dito sa road na to. So, this is just basically a road na siguro sooner they will establish a route or a trip from Owas to Pantao. So, pero right now, all private vehicles like motor, and papunta siya guys ng Pintasan. For those of you who know Pintasan, Pintasan is a mountain community na dati pag pumupunta sila sa Pantao by foot. Pero ngayon they don't do that anymore kasi itong road na to leads to there. So lahat ng mga taga Pintasan right now are just riding a motorbike going to Pantao. Diba? Look at how what progress can do to a place. So malapit na guys matapos ang ating vlog, and look at how beautiful the houses are, 'di ba? Now I'm going to the cemetery. So I'm gonna show you the cemetery. But I'm gonna show you this establishment first. So this guys is in Barracuda. This is supposed to be the barangay hall. Now under a different barangay captain. So I was very happy kasi sabi ko all my life wala kaming barangay hall. And only this barangay captain was able to build a barangay hall for us. Now, unfortunately, bumalik kami sa dating barangay captain and hindi na to nagamit na barangay hall na to. So, right now, this is now the police precinct. So, parang eto na yung presinto ng mga police where they stay and they park their vehicles. So, balikan ko lang guys yung pinakita ko sa inyo kaninang covered court kung saan nandun yung barangay hall. So, yun na ulit ang barangay hall namin. Unfortunately, it's not a proper barangay hall like this. Nakikigamit lang doon ng isang maliit na building at yun yung barangay hall. We never have a proper barangay hall at all. So, eto na guys, on our way to the cemetery to meet my mom and my lola. Kasi every time I would go home guys, the very first thing that I would do is to visit my mom, and nagsisindi ako ng kandila. And another thing that I would do before I leave
is to visit her again at magsisindi ulit ako ng kandila and pray. So ito yun guys, the road going to the cemetery at palabas na siya guys, papunta na siya ng bayan, papunta na siya ng Libon and Pulangi. So this is where you will enter going to Pantao. So ayan guys, this is the beginning of the cemetery. That's a new one, that's a new phase. Now this is the original cemetery. So along lang guys, medyo hindi lang ako mapakali kasi I am hoping sana that I will be able to get a separate place for my mom, pero sabi nila puno na daw, wala na daw available na lupa. Kaya pinagkakasya ko na lang dito. And to the point na pati yung lola ko nung namatay, isinama na rin lang sa nitso ng nanay ko, ng mama ko, kasi nga wala na daw talagang space. So there guys, that's my lola. Mag-isa lang sila ng nitso ng mama ko sa kanang lola ko, my father's mom. So ayan guys, this is such a special place for me. Naging tambayan ko na siya guys. Dati nung bata pa ako, or kahit na nung matanda na ako, takot ako sa sementeryo. Pero nung mamatay, magmula nung namatay yung mama ko, nabago siya, hindi na ako takot sa sementeryo. And naging tambayan ko na to. This is a place where I feel so at peace with my life, and I'm happy. Well, probably because it's being in the presence of my mom. Alam ko kung gaano ako kamahal ng nanay ko, more than I love her. So, yun lang. So, yun guys, leaving you with some pictures of my dog, Fuchsia, my pictures at the boulevard, and then some beautiful, beautiful sunset pictures that I was able to capture while I'm here. So, thank you so much for watching. Appreciated. Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!